candidate dito sa halalang ito. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging vice president ay ang pinakamagaling, pinakamahusay at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po ay naganap ng paraan upang makapanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko, nung una ako nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa, magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa,
sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Mula nung una naming ipahayag ang aming balat, mula nang aming inihayag ni Inday Sara ang aming balat na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro kataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa dinangyari, para sa ditong panahon ng krisis. Sa aming pag-iikot, sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino,
pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulaan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng kaunting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagsunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa atin na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating mahal na bansang Pilipinas, at tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po.
at mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.